So ito na. Unang sakay. Ay mga katingin, nandito tayo ngayon sa Honda Guanson dito sa Tondo. Titingin lang tayo ha. Tingin lang. Let's go. Sandito na pala yung mga winner. Ang dami. Ayun o. Dami. Ito lang po ang available na kulay. Ang dalawa lang. So ngayon, mamimili tayo parang nagustuhan ko na yung red. Para mas may dating yung red. Kayo, tingin nyo. Kayo kasi, Roel, anong mas mapipili mo para sa'yo? Sa akin, sa tingin ko ha, mas maganda kasi yung red sa akin. Yung pagka-design niya, elegant. Saka yung ganda ng combination niya rito. Oo nga. Sa gilid, di ba? Tama. So tama si Roel. So sa tingin ko, ito tingnan natin. Ng red. Yun. So, 129,900. Kaya lang po, meron silang tinatawag dito yung additional 2,000 na ano. Ah, yes, sa so, registration. Ayun. Tapos sir, may libre to. May libre may helmet. Tayo yung helmet, sir. Yan ang proud ayun. To say. Ang helmet natin, hindi siya yung talagang parang helmet na tabo-tabo. Magandang helmet natin. With quality. Ayun. With quality and Guanson compliment t-shirt, boss. Ayun, may t-shirt pa. Ganda pa lang ng ano, ha? Ayun. May ICC, tsaka ano. Maganda yung kulay, ha? Gray. Dati kasi black lang po yung freebies natin, kaso simple lang. Tama, mas may dating, no? Battleship Gray. May nakalagay pa. Shoutout, Guanzon. Hi, thank you, sir. Paano mo, kuya? RJ po, sir. Ah, si RJ. Kapag pumunta kayo dito sa Guanzon, hanapin nyo lang si RJ. On the big bikes, Tondo? May Guanzon. May Guanzon. So, ito na. Unang sakay. Okay. Check natin yung ano na. Seat height. Ayun. Para mas mataas siya kaysa sniper. Mas mataas. Tapos maganda yung clutch, malambot. Tapos painitin natin. Ayun. Maganda yung manibela niya, nakabali. Nakabali, no? Ayun. Ganda yung tunog. Ayos. Pogi, sir. Napakaganda. Sa sukat ng tire niya, 2.5 to, sir, di ba? Wala ka na halos papalitan. Goma na lang. Shifter. Pero parang naano ako dito sa black, sir, eh. Parang gusto ko lang kunin, eh. Ayun, guys, so... Ayun guys, excited ako. Ay, tignan. Matanggal yung ano. Yun. Ayun guys, so nakaka-excite. Bayad na. So, ayun. Ayun guys, so... Saan na bimotor natin? So, baan niya ito eh. Ano ba? Ano ba? Ayun. Ayun, okay na. Andun na pala yung motor natin. Thank you, thank you. Thank you, sir. Thank you. At alam po kita, sir. Ay, sige. Thank you. Thank you kaya. Thank you. Thank you. Ayun. So ito na guys. Tingin lang dapat eh. Kaya lang. Ito na. Sama na sa ating pauwi. Itong Honda Winner X. Tayo ang kauna-unahang nag-release ng Winner X dito sa Honda Big Bikes Tondo by Guanzon. So shoutout. Napakaganda ng store nila. Bago lang. Ayun. Restyle agad sir, restyle. Oo nga eh, restyle. Pwede kang mag-wanted dyan. Ah, tama, restyle. Pwede, pwede. Thank you sir, ingat. Sir Jeremy, thank you. So siya po yung admin ng Street GP Philippines. So shoutout sa mga naka Street GP Philippines, mga members, sa mga fans ng Street GP. So break in pa pala tayo. Dapat chill ride lang. First ride sa Honda Winner X 2024. As usual, hard break-in tayo. Pero syempre, huwag tayo bumakbak dito kasi crowded area to. Adrenaline ako. Hindi ko kakalain na agad-agad magkakaroon tayo ng Winner X eh. Kala ko matagal pa. Nalaman ko lang kahapon, kagabi, meron ng Winner X. May mga nakapag-release na. Inaantay din natin to sa mga nag-aantay, ah. Shoutout. So yung mga leather gloves na ganito, yung unang suot laging matigas eh. Pero
After a few minutes, lumalambot din naman siya. Pero ito kasi yung pinaka safety standard sa racing. Safe ka talaga yung daliri mo dito. Napakagaan niya, parang sniper din siya. Sobrang gaan. Very nimble. Manipis lang naman siya. Yung maganda ng itong underbone, kahit maninipis, masisikip, kayang-kaya mo pasukin eh. Kailangan nga ito natin, di ba? Brand new to eh. Brand new. Handling, ang ganda ng handling. Planted na planted. Iba talaga yung tunog guys ng dock. Double overhead cam. May galit eh. Imagine yung makina ng CBR 150 nilagay mo sa maliit na body ng underbone. The power to weight ratio, alam mo na lamang ka dito. Konting karga na lang sa makina, okay na okay eh. Rear set tsaka gulong importante. Makabit na gulong, tapos rear sets. Makakabanking-banking ka na sa racetrack. Pwede ka na mag-practice. Mga 2 kilometers of auto pa lang tayo. Kaya yung brake pad niya hindi pa ganun kakapit. So kailangan talaga mag-ingat kapag bagong labas ng kasa. Kaya yung brake pad di pa nakasa. Yung gulong, lahat break-in pa yan. Makatakot ni banking. Bago nga pala yung gulong. Uy! Yung tunog niya, galit na galit yung makina. Talagang alam yun, aggressive yung pakiramdam eh. Aggressive yung makina niya eh. And doon po sa mga nagtataka kung bakit tayo biglang nahilig sa underbone. Dahil yung mga nakakakilala po sa atin, mostly talaga big bike tapos scooters. Tayo pagdating sa mga lower displacements, more on scooters tayo kasi meron tayong Honda ADV tsaka Aerox. Ito kasi yung sinimulan ko dati, karoon ako ng underbone dati, yung Raider 125 pa. Way back, tagal na nun. Pinangarap ko talaga mag-setup, mag-racing ng underbone. Kaya lang, hindi ko nagawa kasi yung time na yun, wala pa tayong pera, wala pa tayong budget, wala tayong suporta ng magulang pagdating sa pagmumotor. Kaya ngayon po tayo nagbabawi-bawi. Ngayon natin subukan kahit paano, kaya natin mag-setup. So ito po yung mga hindi natin nagagawa dati, tatry na natin ngayon. Curious ako sa gagawa natin sa mga underbones, lalo parang asarap i-practice sa racetrack. Matipid pa, matipid sa gulong, matipid sa gas, pwede rin pang service sa trabaho, di ba? Gusto ko yung meron na siya rin itong visor, ganda ng forma. So ang ganda niyan, pagkaka-aftermarket na ng mahabang visor. Ipo niya maganda, planted ako eh. Ganda ng pagkabali ng handlebar niya, almost like sport bike na eh, nakabali na siya. Kasi iba, pinapabali pa eh, baka sa mga sniper. Para maging ganito, pinabali pa nila yung gilid. Height is stock exhaust, oh. Ramdam mo yung galit niya eh. Yun, lumalakas na yung preno. Nabibrake in na kasi yung brake pads niya. Para sa akin yung seat height niya, mas tumaas ng konti eh, compare sa sniper. So di pa natin pala-testing ngayon ng kanyang performance dahil syempre, brake in tayo. Siguro pitik-pitik na hataw lang, pero hindi yung talagang uubusin mo talaga lahat ng RPM. Heartbreaking kagad. Ang ganda ng suspension ha. In fairness, magandang suspension guys. So yun, pag-ess muna tayo. Delikado, baka tumirik eh. Kami naman sa kasa, isang basong gas lang nilalagay nila eh. Yung shoutout din sa Guanzon, Honda Guanzon. Ito pinapatay, dito lang. Wala siyang ano, kill switch. Paano ba to? Seat. Ayun. 200. Unleaded po? Unleaded. 200 unleaded. Unang pakarga ni Winner X. Winner. So niloloko-loko nila yung pangalan nito. Winner! Diba? Pero yun eh, performance eh. Kaya siya naging winner. Kasi yung performance niya eh.
Galing nito nakakaputol eh, no? Likod niya patulis. Reminds me of the Yamaha X1R tail light. Tawag niya yung X1R. Abante tayo. Mas kuya makapwesto. Thank you. Pero yun nga, yung kukunin natin talaga dapat is yung ABS Racing, yung kamukha nung Fireblade natin, yung decals. And same lang din yata yung features dito, yung naiba lang. Alam ko yung decals lang na iba, tsaka yung color wheel niya lang. Pero lahat, the same lang eh. May ABS din kasi. So 2,000 ang difference para dun sa kulay ng Fireblade and decals. So yun, ano magagawin natin dito guys? Ang plano ko, gagawin din siyang Street GP concept kagaya nung sniper natin. So meaning, pwede nating gamitin sa racetrack, pwede nating pang long ride, pang daily. Siyempre, weight reduction, makapit na gulong, magandang preno, magandang performance. Imagine, stock pa lang, ganda-ganda na. Lalo pagka na-upgrade yung kanyang performance. So, yun. Tabangan nyo guys yung magiging build natin dito. Soon yan, soon. Kapag available na yung mga parts na kailangan natin. Ayan, meron na siyang 8 kilometers. Pwede nang bakbakin. Clutchless shifting, yun yung mga next na ituturo ko sa mga itatanong kung paano ba ginagawa yung clutchless shifting. Ayan, kita nyo up and down, clutchless down, walang clutch. Ano meron dito? Meron yata ang event. Ang galing oh. Ulit naman ako dito, bila na lang humihinto si kuya eh. So ito naman guys ang ating highway run for the all new Honda Winner X 2024. So far engine niya smooth naman, di naman na-vibrate. And ang ganda ng power delivery niya eh. Talagang may galit. Very balanced engine kasi almost square engine. Kaya nandun naman yung torque sa low RPM. So very good din siya pang service at pang touring. Siyempre underbone magaan lang. Although 2 kilo heavier to versus the Sniper 155. Assist and sleeper clutch. So yung assist para mas malambot yung clutch lever, and then yung sleeper clutch para maiwasan yung pag-lock ng rear wheel kapag nagda-downshift. So maganda naman ang kanyang performance so far. So para sa 150cc, mga underbone yun, ang lalakas, mga performance underbone kung tawagin. Siyempre meron tong ABS, kaya pang road use, napaka-safe talaga pag may ABS. Feeling ko maganda-ganda rin ang tunog na ito kapag na-open pipe to kasi naka-dock or twin cam. Ayan, kita nyo naman yung jeep oh. Bumabakbak yung jeep. And then, sabi nga ni Honda, 52 km per liter daw to, di ba? Napaka-tubid talaga. So napakagandang training bike or trainer bike na ito guys, kasi yung counter steer, yung shifting, same naman sa big bike. Gusto mo mag-transition sa motor, first bike. Maganda rin first bike to. Maganda rin first bike. Di naman siya sobrang bilis, kung di mo naman bibilisan, di ba? Nasa kamay mo naman ang pagpigay. Pag-iya shifting.
far. Okay naman, maganda yung headlight niya. Malayo pa to, nakikita ko hanggang doon. Malayo pa to ng headlight. Yun, underbraking pa to guys. 20 kilometers pa lang. Huwag natin masyadong pigain. So yun, sarap. Grabe. Malakas guys, malakas para sa isang 150cc na underbone single cylinder. Ramdaman talaga yung advantage na kanyang twin cam. Pero pag na-brake into soon, mas maganda pa sigurado. So yun guys, abangan nyo. And shoutout sa Honda Guanzon, Tondo. Thank you, abangan nyo yung mga build natin.